Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Last week sa The Healthy Juan, napahanga tayo sa ageless beauty ni Miss Gloria Diaz. What they say, a healthy body is a healthy mind. Nakihataw sa mga mami at lola at nakipagsabayan sa mga kalalakihang siklista na ang hashtag senior goals, healthy lifestyle sa kanilang pagtanda. This week, hahanga naman tayo sa mga kababayan natin na persons with disabilities. Bigyan nyo kami ng opportunity at willing kaming pagsikapan ito at paghirapan para masabi namin sa sarili namin na makakatulong din kami para sa iba. Siya ang super talented na si Angel Torres, 16 years old. Hindi siya pahuhuli sa takbuhan. Hindi pa aawat sa akyatan. Hindi rin papaiwan sa langguyan. Model student pa sa kanilang eskwelahan. Sa dami ng kanyang talents and achievements, may isang katangian lang na wala siya. Isa lamang si Angel sa 1,443,000 persons with disability ayon sa 2010 data ng Philippine Statistics Authority. Ito ang mga kababayan natin na sa halip na husgaan ay dapat pa natin hangaan. Ipinanganak na totally blind at may facial cleft palate si Angel. Kwento ng kanyang mommy na si Grace, masipag daw siyang magpa-check up noon pero sadyang nagkaroon pa rin ng problema sa kanyang pagbubuntis. During first trimester ko, sabi na pumutok na daw yung panubigan ko kasi wala naman lumabas sa akin na tubig that time eh. So, yung first layer na punit, kaya naapektuhan yung mukha ni Angel. Kaya nung kinahanak ko siya na facial cleft palate siya. Ang komplikasyong ito rin daw ang dahilan ng pagkabulag ng mata ni Angel. Halimbawa, nagkaroon ng impeksyon ang nanay na nagkaroon ng komplikasyon sa pagbubuntis, maaari siyang ilabas o maaari siyang i-deliver ng nanay na dati ng bulag. Meron ding komplikasyon ang mga ibang sakit katulad ng tikdas na deplete ang kanyang vitamin A supplement sa kanyang katawan, sinasanhi ng pagkabulag ng isang bata na isang komplikasyon ng tikdas. Maaari siyang dahil sa trauma, maaari ding dulot ng komplikasyon ng mga sakit katulad ng diabetes. Naging mahirap daw nung una para sa mag-asawang Grace at Roden na tanggapin ang kalagayan ng kanilang anak. Nung nakita ko siya, umiyak talaga ako, nagulat ako. Bakit ganun yung itsura ng anak ko? Talagang kung makikita niyo po talaga, matatakot kayo sa itsura ng anak ko. Kaya parang binagsakan ako ng langit at lupa talaga noon na nung nakita ko siya. Pero mabilis din nilang natanggap ang sitwasyon nang dahil sa suporta ng kanilang pamilya at ibang magulang na pareho ang sinapit. Na-meet namin yung mga parents na may parehas din na sitwasyon, no? Mga visually impaired din yung mga anak nila. So kumbaga, nagabayan kami kung paano namin palalakihin yung anak namin. O yung tamang paraan ba kung paano siya palalakihin. Agad na naipaayos ng mag-asawa ang mukha ni Angel sa pamamagitan ng surgery nung isang taong gulang pa lamang ang anak. Pero ang pagkabulag daw ni Angel ay hindi na raw magagawa ng paraan. Kahit may kakulangan sa paningin ang anak, kumpletong gabay at suporta ang ibinuhos ng mag-asawa para lumaki siyang maayos at proud sa sarili. Kaya naman hindi lang lumaking normal si Angel, matalino at talentado pa. Gumraduate siya with honors nung elementary sa isang regular school kung saan siya nakipagsabayan sa ibang estudyante na walang kapansanan. Ngayong high school, hindi lang nag-e-excel si Angel sa academics, kundi pati na rin sa sports. So pag-usapan natin yung hilig mo sa sports. Paano nagsimula yun? Nagsimula po yung pagkahilig ko sa sports. Simula nung sinali po ako ni Mama at ni Papa nung 7 years old po ako. Mm-hmm. Then, nakapag-motivate sa akin dito yung after ko mag-running, hindi ko in-expect talaga na makaka-gold ako. Parang sumagi sa isip ko na, wow, blind ako, pero nagawa akong maka-gold, nagawa akong makakuha ng medal despite of my disabilities. Mahigit 30 medals at awards ang naiuwi ni Angel para sa tagumpay niya sa pag-aaral at sa sports. Isa rin siya sa mga representative ng bansa sa ASEAN Youth Conference sa Brunei nitong Agosto.
para sa kanyang edad at sa kanyang kondisyon, marami nang na-achieve si Angel. Pero kung meron man siya ay gusto ipagmalaki, hindi raw yun ang tagumpay niya sa mga sinalihang contest. Pero kung paano niya napagtatagumpayan ang araw-araw niyang laban sa buhay. Alam daw ni Angel na may mga tao pa rin na kulang sa kaalaman o pag-unawa sa mga kagaya niyang person with disability. Actually po, kadalasan po yan sa school. Kumbaga po yung mga bata po na nakakakita na sinasabi nila sa akin na ano nyo naman magagawa yan, di naman na nakikita. Paano mo nilabanan yung ganyang klaseng discrimination? Huwag po magpapa-apekto. Dapat lagi lang akong positive. Kasi kung marinig ko man, nasabihin ako na bulag-bulag. Totoo naman po yan eh. Pero mata lang po yung nawala sa akin. Hindi po yung pakiramdam. May kamay pa ako, may paap pa ako para magawa ko lahat ng bagay. Dahil dito, mas inspired daw si Angel patunayang walang imposible kahit sa tulad niya. Mula 2016, 6 na bundok na ang naakyat ni Angel kasama ang iba pang tulad niya na visually impaired. Ito raw ay sa tulong ng mga mountain guide at sa suporta ng kanilang mga magulang. 2 beses kada linggo, tumatakbo sa oval sina Daddy Roden at Angel. Fitness ang bonding time ng mag-ama. So ang kailangan, yung guide either sasabayan yung placement takbo ng blind or mauuna siya ng konti. Pero wag na wag mauuna yung guide. Okay, so dapat nandito lang sa kanan nyo. Yeah, okay po. Tama, okay. Sige, take okay. It away. Ready? Yeah. That's a 1, 2, 3, game. Wow, mabilis nga. Teka. May taga-cheer ka pa. Mahirap to. Finish line! Woo! Grabe, nahirapan ako pero nag-enjoy ako. Pero sir, mas mag-e-enjoy kayo kung matututo kayong mag-guide sa kanila. Pero bago nyo matutunan yung mag-guide ng visually impaired sa pag-run, dapat masubukan nyo rin kung paano tumakbo ng walang nakikita. Bago tayo mag-start po, hawak po kayo dito sa tali. Then tatakbo kayo. Subukan na natin to, ha? 1, 2, 3. Hoy! Teka lang! Ay, ang hirap nga. Pakiramdam, sir? Ang hirap. Parang pakiramdam ko, mapubunggo ako sa... Yan. Kung ano man. Kaya-kaya pala ni sir eh. Oo. Hello! alam ko, nasa na tayo nun. Nakaikot na tayo. Oh, malapit na. Okay, okay. Sir. Dito na tayo? Yes, po. Teka lang. Wow, ang hirap mo sir. Medyo nag-white flashes pa ako. Pero yung unang takbo natin, akala ko talaga mabubunggo ako sa pillar. Pero talagang mas na-appreciate ko. Tama nga yung sinabi mo, Daddy. Pinapagawa niyo ito sa mga instructor ni Angel para mas ma-appreciate nila at maintindihan nila ang sitwasyon ni Angel. Angel, hindi kaya dito? Ayan. Grabe, hanga ako sa'yo na ganun kakabilis tumakbo. Kasi yung takbo ko kanina, jogging lang eh. Hindi naman takbo yun kasi kabadong-kabado ako na baka bumangga ako sa pillar. Pero at least po, na-try niyo po. Marami talaga hanga sa'yo. Thank you po. Isa talaga tong healthy Juan. Ang pinaka-importante po sa lahat is yung kapag nararamdaman nila na nanghihina na sila dahil dun sa naririnig nilang discrimination or nadadown na sila, lagi lang po silang mag-pray and dapat malakas yung faith nila kay Lord. Sa aming pagbabalik, kilalanin naman natin si Imelda. Anong mga benepisyo meron para sa kagaya nilang person with disability? Formang forma! As in! Original! As in! Imported! As in! Eya na binumong iodized salt. As in din ba? Di lahat ng iodized salt, sakto ang iodine. Bilhin ang Bainatak saktong iodine. Sa asin, siguradong sakto sa iodine. As in! Mga misis, saktong iodine sa asin ba yan? As in!
Isang paalala mula sa DOH. Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Inakop, sabi mo kami mahal nyo. Ari ko pati kayo nagplano. Sana hindi gutom at nag-aaral pa. Alag at malusog ang buong pamilya. Ang libreng bakuna ni Baby. Sundin lang ang schedule sa immunization record niya. Baby, come back to bakuna. Pabakunahan ang inyong anak sa pinakamalapit na health center. Biyahe ni Drew. Smoking room ng mga hamon. 4 to 5 hours nilang pauusukan para talagang matanggal yung moisture. Hindi mo siya na yung soap. O, diba? Masarap siya. Wow! Pinasarap! Iba-ibang itsura, iba-iba mag-isip, iba't ibang nararamdaman. Pero pagdating sa HIV, lahat tayo apektado. Ang Pilipinas ang may pinakamabilis na pagtaas ng mga kaso ng HIV. 31 katao ang nadadiagnose na may HIV kada araw. Get tested regularly so you get peace of mind. Get treated and live free. Ay, you know, pwedeng magka-HIV. Pwedeng ako. Pwedeng a-catch. Pwedeng ikaw. Ang babying hindi na breastfeed, maaaring madalas magka-diarrhea na pwede niyang ikamatay pag napabayaan. Iba paggatas ng ina ang pagkain ni baby. Lumalaki siyang malusog at malakas ang resistensya. Kahit nasa trabaho si mommy, pwede pa rin siyang mangolekta ng gatas. Sa breastfeeding, madaling bumalik ang kalusugan at pangangatawa ni mommy. Suportahan ang breastfeeding para malakas si baby, kampante si mommy, pati na si daddy. Gatas lamang ng ina ang ibigay kay baby sa unang 6 na buwan. Formang-forma. As in. Original. As in. Imported. As in. Kaya nabili mong iodized salt. As in din ba? Di lahat ng iodized salt. Sakto ang iodine. Bilhin ang Bainatang saktong iodine. Sa asin, siguradong sakto sa iodine. As in. Mga misis, saktong iodine sa asin ba yan? As in. Isang paalala mula sa DOH. Anong masasabi mo, kuya? Di man pwedeng i-display, di man pwedeng i-benta. Mabigat din, ha? At saka, napakausok. Mamamatay na sana lahat ng drug user pati nagbebenta mga salot sa lipunan. Huwag naman po. Kasi po, user din naman po ako. Kailangan din magbago. Real Time, Sabado 9:15 PM. Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Inakop, sabi mo kami mahal nyo. Pati kayo nagplano. Sana hindi gutom at nag-aaral pa. Alag at malusog ang buong pamilya. Baby, come back. Bring your baby back to bakuna. Baby, come back. Para baby mo'y protektado na. Kumplituhin ang libreng bakuna ni baby. Sundin lang ang schedule sa immunization record niya. Baby, come back to bakuna. Pabakunahan ang inyong anak sa pinakamalapit na health center. Bukod sa pamilya at kaibigan, inaasahan din ang suporta ng iba't ibang sektor sa ating bansa, lalo na ang gobyerno. Kaya laking pasasalamat ng mga kababayan natin nang maipasa noong 2016 ang Republic Act 10754, batas na nagpapalawig sa mga benepisyo at pribilehiyo.
Si Imelda Absin, 49 years old, isa daw sa magpapatunay na malaking tulong ito sa tulad niyang may kapansanan. 2 taong gulang si Imelda nang mabulag ang kanyang kanang mata dahil sa tumubong pigsa sa kanyang muka. Na-impeksyon ito at hindi napagamot, kaya lumala at naapektuhan ang kanyang paningin. Sa ngayon po, madalas ako sa kalsada kasi nga yung sa paglalako nga po nung binibenta ko. Kailangan pag maglalakad ako, nasa kaliwang bahagi po ako ng para nakikita ko yung mga padating para madali ko silang maiwasan. Hindi nakapagtapos ng high school si Imelda. Nakikitira siya sa kanyang kapatid at nag-aalaga ng mga pamangkin. Sa araw na ito, ipapakita ni Imelda kung paano nga ba napapagaan ng Person with Disability ID card ang kanyang mga pinagdadaanan sa araw-araw. 2 malalaking bag ang pinupuno ni Imelda ng mga chicharon pa uwi. 1,000 kada linggo ang kinikita ni Imelda mula sa tubo niya sa chicharon. Para makamenos daw sa pamasahe, ay sumasakay na lamang siya ng bus kaysa taxi. Biyahing Cubao na bus ang inaantay niya. Mula Cubao ay sasakay siya ng jeep na pa San Mateo. Hindi sila nagsasakay pag may nakita nilang may bagahe. Lalo kung nakita nila na pangkabuhayan yung dala mo, hindi ka sasakay. Nagtsatsaga ako talaga sa ano, kasi ito lang talaga yung pinagkakakitaan ko. Inabot ng 30 minutes bago nakasakay ng bus si Imelda. Tinulungan din siya ng konduktor na isakay ang kanyang paninda. Punuan ang bus na nasakyan ni Imelda, kaya wala naman siyang maupuan. Sir, PW. Dito na niya iprinisenta ang kanyang Person with Disability ID card. Agad na pinaupo si Imelda sa unang linya ng passenger seat ng bus. Thank you, sir. Ang pwestong ito kasi ang nakareserbang upuan para sa mga may kapansanan at senior citizens. Sir, magkano ngayon hanggang terminal sa Cubao? 48 po pagka, 47 pagka diretso, pag PWD 38 lang. Dahil rin sa card na ito, may 20% din siyang discount sa pamasahe. 10 taon na noong unang kumuha si Imelda ng Person with Disability ID card. 4 beses na niyang itong nirenew dahil 3 taon lang ang validity nito. Ang 500 na kinita niya sa araw na ito, ilalaan daw ni Imelda pambili ng kanyang mga pangangailangan. 5% discount naman ang nakukuha ng may Person with Disability ID card sa pagbili ng basic commodities katulad ng bigas, tinapay, at iba pa. Laking tipid nito kay Imelda. Malaking bagay siya kasi yung mga, kung yung na-discount ko, magagamit ko pa sa ibang bagay. Mapapakinabangan pa sa iba. Dagdag pa rito ang diskwento nila sa serbisyong medikal at dental sa private at public hospitals. Pati sa gamot, may kaltas din, basta may reseta. Hindi na rin sila nahihirapan sa pagpila dahil may express lanes din para sa mga person with disability. Kung sila ay natatrabaho, sila din ay kailangan na mayroong SSS or GSIS, PhilHealth o Pag-ibig at lahat ng benepisyo ng lahat ng mga empleyado dapat ito rin ay nakakamit nila. Paalala ng mga otoridad, dapat lehitimong may kapansanan lamang ang mag-a-apply ng Person with Disability ID card. Ayon sa National Council on Disability Affairs o NCDA, may 6 na klase ng disabilities. Kung ikaw ay mayroong long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairment na sa iyong takit sa lamuha sa lahat ng aspeto sa ating lipunan, ay ito ay nakasagabal. Kaya ito ay tinawag na disability.
Matapos makakuha ng Medical Certification of Disability, dalhin ito kasama ng dalawang 1x1 pictures at isang valid ID sa Person with Disability Affairs Office o PDAW na matatagpuan sa inyong munisipyo o barangay hall. Ipasa ang registration form kasama ng ibang requirements at ang PDAW office na ang bahalang magproseso nito. Isa hanggang dalawang linggo ang kadalasang hinihintay bago matanggap ang Person with Disability ID card. Sa atin pong mga kapatid na may kapansanan o persons with disabilities, kinakailangan pong linangin ang inyong mga talento at kakayahan. Kailangan ninyo malaman ang inyong mga karapatan. So kami po, kaagapay nyo, katulong nyo na inyong malaman ang inyong mga karapatan at ang inyong mga pribilehyo upang ang inyong pang-araw-araw na buhay ay maging katulad ng isang normal na Pilipino na walang kapansanan. Sa aming pagbabalik, ang kwento ng mag-asawa na parehong naka-wheelchair. Ang babying hindi na breastfeed, maaaring madalas magkadayariya na pwede niyang ikamatay pag napabayaan. Iba paggatas ng ina ang pagkain ni baby. Lumalaki siyang malusog at malakas ang resistensya. Kahit nasa trabaho si mommy, pwede pa rin siyang mangolekta ng gatas. Sa breastfeeding, madaling bumalik ang kalusugan at pangangatawa ni mommy. Suportahan ang breastfeeding para malakas si baby, kampante si mommy, pati na si daddy. Gatas lamang ng ina ang ibigay kay baby sa unang 6 na buwan. Iba-ibang itsura, iba-iba mag-isip, iba't ibang nararamdaman. Pero pagdating sa HIV, lahat tayo apektado. Ang Pilipinas ang may pinakamabilis na pagtaas ng mga kaso ng HIV. 31 katao ang nadadiagnose na may HIV kada araw. Get tested regularly so you get peace of mind. Get treated and live free. Ay, sino? Pwedeng magka-HIV. Pwedeng ako. Pwedeng a-catch. Pwedeng ikaw. Ang libreng bakuna ni Baby. Sundin lang ang schedule sa immunization record niya. Baby, come back to bakuna. Pabakunahan ang inyong anak sa pinakamalapit na health center. Ito ang News TV, Quick Response Team sa Santa Rosa, Laguna. At large pa rin ang driver ng trailer truck na sanhi ng karambola kung kailan ng 6 ang nasawi. News TV, Quick Response Team. Weekdays, 5:15 p.m. Mamamatay na sana lahat ng drug user pati nagbebenta mga salot sa lipunan. Huwag naman po. Kasi po, user din naman po ako. Kailangan din magbago. Real Time, Sabado, 9:15 p.m. Pormang porma. As in. Original. As in. Imported. As in. Kaya nabili mong iodized salt. As in din ba? Di lahat ng iodized salt, sakto ang iodine. Bilhin ang Bainatang saktong iodine. Sa asin, siguradong sakto sa iodine. As in! Mga misis, saktong iodine sa asin ba yan? As in! Isang paalala mula sa DOH. Isang taon pa lang ako, nasundan ni Toto. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Ang babying hindi na breastfeed, maaaring madalas magkadayariya na pwede niyang ikamatay pag napabayaan. Iba paggatas ng ina ang pagkain ni baby. Lumalaki siyang malusog at malakas ang resistensya. Kahit nasa trabaho si mommy, pwede pa rin siyang mangolekta ng gatas. Sa breastfeeding, madaling bumalik ang kalusugan at pangangatawa ni mommy. Suportahan ang breastfeeding para malakas si baby, kampante si mommy, pati na si daddy. Gatas lamang ng ina ang ibigay kay baby sa unang 6 na buwan. Biyahe ni Drew.
Anong masasabi mo, kuya? Hindi mo pwedeng i-display, hindi mo pwedeng ibenta. Mabigat din, ha? At saka, napaka-usok. Iba-ibang itsura, iba-iba mag-isip, iba't ibang nararamdaman. Pero pagdating sa HIV, lahat tayo apektado. Ang Pilipinas ang may pinakamabilis na pagtaas ng mga kaso ng HIV. 31 katao ang nadadiagnose na may HIV kada araw. Get tested regularly so you get peace of mind. Get treated and live free. Ay, no, pwedeng magka-HIV. Pwedeng ako. Pwedeng a-catch. Pwedeng ikaw. Ang libreng bakuna ni Baby. Sundin lang ang schedule sa immunization record niya. Baby, come back to bakuna. Pabakunahan ang inyong anak sa pinakamalapit na health center. Isa sa mga isinusulong ng Magna Carta for Persons with Disability ang mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa iba't ibang sektor. Ito ang nagpapatunay na hindi hadlang ang kapansanan para maging produktibong miyembro ng lipunan. Ang Philippine Orthopedic Center ay ospital para sa mga pasyente na may muscular at skeletal problems. Dito rin matatagpuan ang paggawa ng orthotic braces at support na nakatutulong sa may mga problema sa kanilang buto at kalamnan. Siya si Harold Lilagan, isang amputee at minsan nang naging pasyente rito. Nang magbalik si Harold sa orthopedic, panibagong hamon naman ang kanyang hinarap bilang orthotic braces and support maker. Ito po ay para isang uri ng spinal brace para po ito sa likod ng patient. Pagkatapos po itong tahiin, gugupitin namin, then i-assemble po namin hanggang sa mabuo. Kung ito lang yung gagawin, siguro mga 3 hours po. Sa kabila ng kapansanan, masipag at ganadong nakikipagsabayan si Harold sa ibang trabahador. Hindi lang braces at artificial legs ang kayang gawin ni Harold. Madalas, all around pa ang trabaho niya. Kung minsan gagawa ka ng magsisemento ka ng pasyente, nandiyan kami kasama sila, yung mga OIC namin. Depende kung anong matapat po na trabaho sa amin. Wala kang tanggi. Pag madali, medyo pabor. Pero kung yung mahirap, ganun din naman. Kaya naman. Masaya daw siya sa kanyang ginagawa dahil marami siyang natutulungan. Dati na rin kasi niya itong napagdaanan. Bali, nag-umpisa po yung aksidente ko way back 1994. Sa isang basketball, nagkaroon po ako ng aksidente nang bumagsak ako dun sa floor, then tumama yung kanang tuhod ko, namaga siya, at kalaunan po na uwi sa cancer sa buto, kaya po siya pinutol. Tagumpay na naiwasan ni Harold ang cancer, at putol man ang isang binte, nagsikap siyang tapusin ang kanyang pag-aaral. Pati ang hilig niya sa basketball, bumalik din, kahit siya ay naka-wheelchair na. Naging parte siya ng National Men's Wheelchair Basketball Team na nanalo ng bronze sa SEA Games para sa para-athletes noong 2014. Sumali rin siya noon sa mga International Invitational Wheelchair Marathons. Sa swivel machine station, naka-assign si Harold at dito kinakailangan niyang tumayo paminsan-minsan gamit ang isang paa para magawa ang kanyang trabaho. Challenging, pero mukhang minamanilang ni Harold. Una ko munang hinahanap yung paraan bago yung mga dahil-dahilan eh. Para sa kanyang mga katrabaho, never naging pabigat si Harold sa team, kundi isang asset. Si Harold, masipag din naman siya, mabilis. Parang as normal, hindi siya yung tipong disabled na iisipin mo, hindi niya kaya gawin yung mga ginagawa ng normal. Nagagawa niya rin. Ang kanilang mga kakayahan ay tinitingnan, hindi katulad noon na ang tinitingnan lamang ay mga
yung kapansanan nila ang nakikita. Like halimbawa sa ating government, nakatala ang Civil Service Commission ng 7,000 na employees working sa local sa ating mga government. Ito yung service ko, ito yung wheelchair ko. Kapag kadala ko yung wheelchair ko, binubuksan ko itong pinaka-pinto niya. Ito yung pinaka-rampa kasi. Ipapasok ko dito yung wheelchair. Pagkatapos ng 8 oras na duty, aarangkada naman si Harold, sakay ang tricycle pa uwi ng Novaliches. Pagdating ng bahay, todo kayod pa rin daw si Harold. May extra racket kasi siya sa ibang doktor na nagpapagawa ng spinal braces. Extra income na rin ito para sa kanya. Nakilala din namin ang may bahay ni Harold na si Lorna na abala sa gawaing bahay. At gaya ng kanyang asawa, isa rin siyang person with disability. 7 years old daw si Lorna nang tamaan siya ng ligaw na bala nang tumagos sa kanyang spinal cord. After noon, pagising ko na sa ospital na ako, lamang ko na lang sa parents ko, yun ang nangyari. Tapos paralyzed na yung mga paa ko. Si Harold at Lorna, patunay na sa anumang larangan, kayang mag-excel ng mga kababayang nating person with disability kung mabibigyan sila ng oportunidad. Wala, mahirap. Hindi ko alam kung anong mahirap na pwedeng gawin ng walang paa. Kasi kaya ko naman gawin lahat ngayon eh, tingin ko. Para, lalo na para sa pamilya. Yung mga tao na ang tingin sa mga PWD ay mabababa o dinidiscriminate nila, I think much better na supportahan nyo na lang kami. Hindi naman sa way na lagi nyo kami bibigyan, kundi kung bigyan nyo kami ng opportunity at willing kaming pagsikapan ito at paghirapan para masabi namin sa sarili namin na makakatulong din kami para sa iba. Hangad natin ang pantay-pantay na karapatan at patas ng pagtingin. Maging bukas palad sana tayo sa mga kababayan natin na may kapansanan at espesyal na kondisyon. Na hindi natin maipagkait sa kanila ang masayang buhay na dapat ine-enjoy ng bawat isa. Kayamanan ang kalusugan. Kaya't kailangan natin ng tama at wastong kaalaman. Iwasan ang sakit at labanan ang karamdaman. Para tayong lahat ay Healthy One.